Kumusta mga kahayahay? Bali ngayong araw pala ay pupunta kami ni Honey Labs ngayon sa bayan dahil ngayong araw yung withdraw ko sa aking unang sahod sa YouTube. Yun na yung unang bunga ng aming pinaghirapan. So Honey! Tara na! Magdala ka ng sako! Lagyan natin ng pera! Yan mga kahayahay, kararating lang namin galing bayan. Medyo napagod ang buntis kasi nagmotor lang kami ni Honey Labs. So, bali, nung nakuha ko yung unang sahod ko sa YouTube ay naisipan ko munang magpakain sa aking mga anak at sa lahat ng aking mga pamangkin. Kaya bumili ako ng paborito ng mga bata. So, ito ay spaghetti, tsaka tinapay at juice. So, ito lang muna yung kaya kong i-treat sa kanila sa ngayon kasi nga yung pera na kinuha namin ni Honey Labs ay isang sako lang. So, sunod, pag naglimang sako na, ayan, siyempre mas medyo bunga. Dahil pagod ang buntis na hayahay, ang magluluto nito ay si Gabriel, yung aking kambal na panganay. So, dati nakaluto na siya nito nung birthday ni Papa niya. Eh ngayon, alam ko siguro may ideya na siya kung paano magluto nitong spaghetti. Tapos mamaya kapag luto na, ay di pagsasaluhan nila ng kanyang mga pinsan yung niluto niyang spaghetti. Ayan, si Bokbok siya ay magpaparikit muna ng uling para paglalagaan nitong pasta. Ito naman si Tuto at si Gilgil. Sila ang magbabalat ng mga sibuyas at bawang para mamaya sa pagluto ni Bukbok ng sauce. Si Pagan nyo. Para sa sunod, kapag malaki-laki na yung makuha ni Mama na sahod sa YouTube, malaki-laki na rin ang inyong makukuha. Kaya mamaya, pagtapos kain, mayroon akong ibibigay sa inyong share galing sa sahod ni Mama sa YouTube. Nalala nyo dati? Yeah. Yung nagbablog kayo? Yeah. Diba dati, bago si Mama nagblog ng Misayahay, sino ang unang nagblog? Ha? Sino ang unang nagblog? Kayo tatlo. Natandaan nyo pa, ano yung unang vlog ninyo? Pagdilig ng halaman sa bakuran. Hindi pa yun. Mayroon pa yun yung unang video kayong ginawa. Naalala nyo pa? Hindi nyo na naalala? Oh, yung dating pangalan ng YouTube ninyo ay Kambal at Tuto. Ano yung unang video na ginawa ninyo nung Kambal at Tuto pa yung channel nyo? Nakalimutan na? Nalala nyo yung nagluto kayo sa labas? Hindi. Na may carrots, na may malunggay, na may harina, tapos may... Ano nga yun? Tatlo kayo nun eh. Oh my God. Uwe. Yun! Fishball. Oo, yun yung unang video ninyo. Yun yung kauna-unahang video na in-upload sa Kambal at Tuto. Yung pag nagluto kayo ng fishball, na may malunggay, may carrots, saka may century tuna. Oh, ano yung ano, sa lahat ng video na ginawa ninyo, ano yung pinaka gusto ninyo doon? So, dati, di ba, nagluto kayo nung ano, nung handa natin yung New Year? Alam mo, Ne, nung naggawa ka ng, anong ginawa mo? Bread, yung may bread crumbs? Bread tapos hotdog. Oo, ang tawag doon? Yun. Lala mo, tapos nagluto ka. Paano niluto mo nga doon? Mo, di ba kayo nung lang? Salad. Tapos ano pa? Pansit. Tapos nalala nyo yung nag-ano kayo ng manok? Nagluto ng tinulang manok? Nung kayo din ang nag-ano? Kayo din ang nagkatay? Tapos kayo ang naglinis at nagluto ng tinulang manok? Ngayon, ay alalay na lang kayo sa akin. Dahil ang pangalan ng channel natin ngayon ay hindi na Kambal at Tuto. Ano na? Ano na, Ne? Hayahay na. Sino yung hayahay na yon? Ang taga-video? Sino ba yung taga-video? Kung sino ang naghahawak ng kamera? Ay, ako pala. Sino ang naghahawak ng kamera? Mama! Ay, ako pala yon? Ako pala yung hayahay? Ano ibig sabihin ng hayahay? Hayahay ka talaga. Butis-butis bay. Mas maraming bawang sa spaghetti, mas masarap yan. Ano maghiwang isang chef?
Anong ang gusto mo paglaki? Chef. Wow. Mag-practice ka na ngayon. Alam ko, magiging magaling ka na chef someday. Kasi ngayon, oh, marunong ka na magluto-luto dito sa kusina. Ala, sige, pati ang kamay ni Tuto, chap-chapin mo. Ihalo atin sa spaghetti. Guyas. Ikaw, Toy, anong gusto mo paglaki mo, Toy? Maging bumbero sa higaan. No. Fire truck? No. Maging bumbero sa higaan. No. Ano, Toy, ang gusto mo, Toy? Mining. Mining? Mining. Naku, tagahanap ng ginto. Naku po. Bakit ginto talaga ang gusto mo? Kasi wala kang mapili. Wala kang mapili. Ganito, pagbalik mo dito, uling na itsura mo. Ang ganang mining lang yun kaya ano, putik. Kasama ni Marcos, diba? Kaya pala ikaw mahilig maglaro ng putik ay gusto mo himining. Oo, then putik lover. Putik lover. Ah, putik lover. Ah, di ko na parang si Tuto putik. Oh, tanggalan mo ng balat. Ayan, okay na yan. Huwag mo nang ilagay dyan, i-diretso mo na doon. Kulo na itong tubig ni Bukbok. Ako na lang mag-alagay. Kasi it's very dangerous for a child like him. Kaya ako na mag-alagay. Pero siya yung nagluto ngayon ng ano, oh. Si Bukbok ang nagluluto ngayon ng sauce. Kaya kailangan ay adult muna ang mag-alagay nito. Oh, delikado. Baka mag-kwan. Baka lumikya itong kwan. Lumikya itong kwan. Delikado. Ayan na, may tissue sa ref. Kuha ka ng tissue. Punasan mo ng pawis si Bukbok. Wow! Galing naman! So sweet naman ni Kambal! Sana ganyan kayo forever ka-sweet ha? Yung pao, para may pawis pa naman siya doon. Yun o, sa noo. Sige na, huwag ka mahiya. Ay, binatap dalaga na kasi. Nakukornihan na yan si Bukbok. Mantalang din nyo alam. Dati nung bata kayo, lagi kayo nag-kiss. Lagi kayo nag-hug. Bakit? Yung binakiss ka namin kay Bukbok? Ay, pinapilit nyo kami. Ah, pinapilit ba kayo? Okay. Eh, paano kasi hindi kayo magbate? Nag-away kayo, hindi kayo magbate. Eh, hindi. Magbate, hindi lang mamamatay lang ng tao. Siyempre, kailangan pa rin magbate. Kaya nga kayo kambal. Hindi nyo ba alam sa loob ng chan ko, nagayakapan kayo. Ano, nakita kayo sa ultrasound na nagayakapan. Tapos ngayon, hindi na kayo sweet. Oh, may pawis pa si Bukbok niyo. Magpatak sa mata. Ay, sino gusto magpunas niyan? Wala. Si Marcos na lang. Wala. Kawawa naman ikaw. Di ako na lang magpunas. Si Mama. Oh, si Mama na lang daw mapunas. Nakukurdihan na yan sa kanyang kambal. Oh, kanyang coach nandito. Nandito si Tita, ang kanyang coach. Ah, nagpapunas din. Oh. Uy, tamo, kay Tita nagpapunas ka. Ganak isang si Tita sa ganyan. Bakit kay Kambal mo, hindi ka nagpapunas? Nakukurnihan ka na, hai. Siyempre, inaya man yan. Oh, grabe pawis. Oh, sige, nagpapawis lang kami itong kilikili. Taas ng kilikili. Oh, pati ang ano ng puwit, oh. Napawis ang puwit na, kaya naman yun. Bakit parang wala kang brep? Wala kang brep? Meron. Okay na. Mainit eh. Oh. Nagapunas na ako ng pawis. Oh. Para panagbinata ka, at least di mo ako makalimutan. Baka naman pa nagbinata ka eh. Chapwera muna ako. Okay na. So, hintayin na lang natin yung pasta. Imisin mo na yung mga pinag-ano mo dyan. Tapon yung mga dapat itapon sa basurahan. Ikaw na mag-imis. Ay, paano yan? Di ba nalagay ang pasas? Hindi, ilagay mo, mainit. Oh, ilagay mo na. Mainit pa naman yung sauce mo, edi ilagay mo na. Sarap yan. Ito pati kahon. Kala ko pati kahon ilagay niya eh. Si Tita nag-aabang na ng luto ng pamangkin. Oh. Magaling magluto. Okay, tapon mo na sa basura. Basurahan yung mga basura. Ayan. To the rescue na si Tita. Kasi ay hindi na makapaghintay. Basta spaghetti. Oh, si Bukbok ang magkakayod ng cheese. Kasi lagay?
Doon natin ilagay sa lamesa. Oo, kinawali na. Wala naman tayong bisita na ano. Alam mo naman, sanay naman tayo sa kawali, sa kaldero. O sige, Bok. Ano ba ang paglagay ng cheese niyan? By pinggan na? By pinggan? O, by pinggan na lang daw, Bok. Ah, pwede. O sige, Bok. Itlagay na lang daw pala. Sige, kayuran mo na lang dyan sa taas. Damihan mo para mas masarap. Malinamnam. Kau, ne, ready na yung juice mo, ne. Okay, buksan mo na yung tinapay. Para ipalaman mamaya dito sa ano, sa spaghetti. Ay pagdamutan na natin itong bunga ng ano, bunga ng inyong paghihirap nung una at ako yung huli. Palan mo. O, spaghetti lang muna ngayon. Eh, isang sako lang kasi yung nakuha naming pera eh. Kung limang sako sana yun, di. May karagdagan yan. Ayan, si Honey Labs. Sobrang napagod nung nagpabayan kami. Kasi kanina, bago kami nagpabayan, ang dami niya nang ginawa dito sa bahay. Nagpanday, nagkabit, at nag-electrical na naman, at nag-repair ng ibang mga appliances na nasira. Kaya sa ngayon, ay hindi muna siguro makajun niya ng kain sa merienda na spaghetti. Mga bata lang muna. Ayan, mga kahayahay, kakain na kami. Bali, nandito yung mga kapitbahay. Si Ate Mary, tsaka yung dalawa niyang anak. Si Milen, wala ang kanyang bibilabs at nasa, ano daw, nagpangisda, nagpalaot. Si Nanay ay wala din dito kasi pumunta doon sa baba, sa mga tiyahin ko nandoon. Tsaka yung pamilya ni Jen ay pumunta daw pala ng bundok, kaya wala sila dyan. So titirhan lang namin yung mga wala dito. So ngayon, di kami-kami muna. Okay, so bago ang lahat. Wait lang muna to, ma-pray muna. Gutom na. Si Aya ang mag-pray. Praya. Para makakain na tayo. Lord, maraming salamat po sa unang sahod ni Tita Maisen. Maraming salamat po sa binigay niyong biyaya sa kanila na kami nakatikim. Lord, maraming salamat po sa paggabay ng kanilang vlog. Sana po maglago pa ito. Amen. Wow, amen. Thank you, Lord. Sige, kain na. Naku. Yung pinakagutom ang nauna, sumandok. Bale si Honey Labs, mga kayahay, sabi ko kanina, napagod siya, eh, hinayaan ko munang makaidlip. Pasensya na kayo, yan lang muna ang nakayanan ni Tita na iserve sa inyo dahil isang sako lang talaga na pera yung nakuha namin. Sa sunod, pag naglimang sako, ay di mas marami-rami na. Oo. Isang sako. Isang sako ang sahod. Ito yung pagkarinda niya sa atin. Oo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Subukan ng buto ako mag-assert. Kasi sagot na rin si Ito. So yun nga mga kahayahay. Pagkatapos namin kumain ng spaghetti, nagkwentuhan kami, ay nagpahinga muna siyempre ang buntis. At ngayon nga ay ikikwento ko sa inyo yung unang sahod ko sa YouTube. So bago yon, bago ko sabihin kung magkano yung aking unang sahod sa YouTube, ay gusto ko munang ikwento sa inyo kung paano nagsimula ang aking YouTube channel. Dahil na rin sa inganyo sa akin o encourage sa akin ng aking kuya, si ka-brother Ed, siya kasi yung nagkaroon ng unang YouTube channel sa amin, sa pamilya namin, year 2000, basta bago mag-pandemic yun mga kahayahay, 2019 ba? 2018. So, nag-rate siya ng kanyang YouTube channel, yung Fishing Brothers PH. And then, dahil in-encourage niya ako, so nag-rate din ako ng channel. Kaya lang, sa time na yon wala pa talaga ako idea kung ano ba talaga yung YouTube na yan. Ang alam ko lang kasi sa YouTube mga kahayahay ay nanonood lang talaga ako ng video sa YouTube. Pero hindi ko alam na yun pala ay pwedeng pagkakitaan. So, nag-create ako ng channel. Hindi ko naman alam kung paano mag-upload. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, paano ba mag-vlog, ganito, ganyan. Nung time na yon na si ka-brother Ed yung may YouTube channel, ay nakiki-behind the scene na lang kami. Dahil first time talaga namin ma-experience yung mga ganong bagay. Kami, yung mga kapatid niya, ay lagi kaming nasa behind the scene. Si Ate Mary, siya yung minsan nagluluto, hindi lang na co-cover ng camera. Hanggang sa dumating yung time na si Ate Mary, nagkaroon na rin siya ng sariling channel. So yung nga yung ka-sister Mary. Tapos wala siyang mahanap na videographer at editor. So ako yung
ako yung nag-aral kung paano mag-video at mag-edit. So, sa madalit sabi, doon sa mga unang video na Ate Mary, sa kanaunahang mga uploads niya ng mga videos, ay ako yung videographer niya at editor. Hanggang sa naisipan ko na bakit hindi na lang ako mag-create ng, ipagpatuloy ko pala yung na-create ko na YouTube channel, dahil parang marunong-runong na rin ako mag-video at mag-edit. Kaya ayun, tinuloy-tuloy ko ng mga kahayahay. Yun nga, yung unang pangalan ng YouTube channel ay Kambal at Tuto. At yun nga mga kahayahay, nakapag-create na ako ng aking YouTube channel. Ang daming pangyayari. So, nag-create ako ng YouTube channel, hindi ko naman kung ano lang ang aking gagawin. Eh di parang, yun lang, hanggang YouTube channel lang, hanggang sa kalaunan, ay na-uploadan ko ito ng mga video. Tapos, nung una, wala talagang nanonood, as in 1, 2, 0, gano'n. Tapos, dahil nga parang burden sa akin, kasi nga may trabaho naman ako, parang dagdag task para sa akin. Kaya, minsan, dinidelete ko rin, gano'n. Hanggang sa dumating yung time, mga kahayahay, na nag-porsige talaga ako na mag-upload ng video. Yung channel ko, yung unang pangalan ng channel ko, hindi pa talaga yan Misayahay, Kambal at Tuto talaga yan. Bali yung, dahil nga ako, may sobra talaga akong kamahiyain pagdating sa harap ng camera, sa social media. Kaya naisipan ko na ang i-vlog ko yung mga anak ko, bali si Kambal tsaka yung bunso ko, si Tuto. So kung makikita nyo dyan, yung unang mga video na in-upload ko ay sila talaga yan ang gumagawa sa mga gawaing bahay, nagluluto, tapos ako naman yung nagbi-video at nag-edit at nag-upload. Tapos yun nga mga kahayahay, dumating yung time na ang hirap talaga i-please nung bata, ang hirap talaga pakiusapan yung mga bata na sa time na gusto ko mag-vlog, na magba-vlog sila, minsan wala sila sa mood. So ang hirap, kaya yun, nakapag-isip ako na why not na ipangalan na lang sa akin, ako na lang ang gagawa ng content, para hindi sila gaanong ma-burden, hindi sila ma-pwersa, o hindi sila maobliga na gumawa ng content o humarap sa camera. Ito yung unang video na na-upload ko dito sa YouTube channel, at natuwa naman ako dahil may nakaka-appreciate naman ng mga effort ko. Kaya itinuloy-tuloy ko na hanggang ngayon. So, salamat mga kahayahay. Sobrang salamat talaga sa inyo, sa inyong suporta, sa patuloy na panonood ng aking video. Sa totoo lang, sobrang laking tulong niyan sa akin, lalo pa ngayon ako ay buntis. Sobrang laking tulong niyan sa panganganak ko, yung budget namin. Kasi nga sa trabaho ko, lalo pa ngayon, yung asawa ko ay wala ng trabaho, bali ako na lang yung naghahanap buhay. So, napaka-short talaga kami pagdating sa budgeting, kaya napakalaking tulong sa amin itong kinikita namin sa YouTube kahit papaano. Salamat sa mga viewers ko, sa patuloy na nanonood. Maraming salamat, hindi kayo nananawang manood ng aking mga videos. Salamat sa inyong mga encouragement, sa inyong mga comments, sa inyong mga likes and shares. Maraming salamat po. Tutuusin, hindi ko nga akalain na magkakasahod ako, kasi parang ilang taon din na parang muntik na nawalan ako ng pag-asa, muntik na ako naghinto, kasi nga parang dagdag task, trabaho sa akin. Pero salamat at sinuportahan niyo ako. Hindi talaga matapos-tapos ang aking pasasalamat sa inyo. Salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggat kaya ko po at kakayanin ko, ako ay patuloy na mag-upload ng videos para magbigay sa inyo ng entertainment. Kahit papaano ay napapangiti ko kayo at napapasaya ko kayo. Maraming salamat. Thank you so much mga kahayahay, and God bless us all.